Dali-daling tumayo si Adelo upang salubungin ang hindi nakikitang kalaban. Medyo nahirapan sa paghinga ang binata dahil napuruhan ito sa dibdib. Sinubukan niyang gamitin ang kakayahan, ngunit hindi nito magawang iangat ang kanyang kamay. Naramdaman ni Adelo na papalapit na ang kalaban, hanggang sa muli siyang tamaan ng atake nito at humagis na naman palayo. Pagbagsak ng binata, bagyang ng dilim ang kanyang paningin. Nakita nito si Darius na papasugod sa kanyang kinakatayuan at gamit ang alikabok, tuluyan itong nailantad ang kalaban. Nilingon ng nilalang ang dalakit nun. Tumakbo papunta sa direksyon nito. Kinuha ni Adelo ang pagkakataon upang bumawi ng lakas. Mapanatili ang kanyang normal na paghinga. Ilang sandali pa, nakita nitong nakikipagbuno si Darius sa nilalang na may apat na kamay. Sa hinala ni Adelo, isa ito sa mga dumukot sa kanyang kaibigan. Itinaas ng binata ang kanyang patpat at walang pagdadalawang isip na inatake ang kalaban. Gamit ang kanyang kakayahan, laking gulat ni Darius nang makita ang rumaragasang malaking ahas na gawa sa tubig at papunta ito sa kinakatayuan ng kalaban. Tuluyang nawala ang balabal ng kalaban. Nalantad ang nakakatakot nitong itsura. May apat na mata at napakalaking bunganga na punong-puno ng matatalas ng ngipin. Dali-daling tumakbo si Darius papunta kay Adelo, habang ang nilalang naman, abala sa pagpupunas ng tubig sa kanyang mukha. Kaya pala tinatawag kang pantas ng aking hari, dahil may kakayahan kang utusan ng tubig. Wika ni Darius. Mamaya na natin pag-usapan yan, kaibigan. Ang mahalaga, mahuli natin ang pangit na nilalang na ito at mapiga kung anong impormasyon ang nalalaman niya. Tugon ni Adelo. Sumang-ayon naman si Darius dahil ito lang ang tanging paraan upang malaman ang misteryo sa likod ng pagkawala ng mga engkanto. Naghiwalay ang dalawa. Nagsilbing pain si Darius. Samantalang si Adelo naman ay naghahanap ng paraan para maigapos ang nilalang. Ngunit napakalakas nito. Kaya walang nagawa ang binata kung hindi gamitin ang isa sa pinakamalakas niyang atake. Itinaas ng binata ang kanyang patpat at itinutok ito sa nilalang. Nakapikit ang kanyang mga mata habang paulit-ulit na humihinga ng malalim. Nang makakuha ng tamang tiyempo, mabilis na sumugod si Adelo. Halos hindi nakita ni Darius ang hakbang nito sa sobrang bilis. Nagulat na lang ang dalakit noon nang makitang nasa itaas na si Adelo. Bumulusok ang binata paibaba habang ibinawasiwas ang kanyang patpat. Gagamitin ko na! Kulungang gawa sa tubig! Wika ng binata. Matapos nitong ikulong ang nilalang sa isang malaking bolang gawa sa tubig. Namangha si Darius sa nakita. Hindi niya akalaing may ganong taglay na kakayahan ng kasama. Ngayon nilalang magsalita ka. Kung ayaw mong malunod dyan sa bola ng tubig, saan nyo dinala ang mga dinudukot yung tao? Tanong ng binata. Hindi sumasagot ang nilalang. Salip ay patuloy itong nagpupumiglas. Wala tayong mapapala sa mga yan. Dahil kahit anong pagpupumilit mong pigain sila, wala tayong makukuwang impormasyon. Wika ni Darius. At bakit naman? Kahit sino kung nasa bingit ka ng kamatayan, siguradong mapapaamin mo. Wika ni Adelo. Ibahin mo ang mga nilalang na yan, kaibigan. Dahil wala silang kakayang makapagsalita sa ibang lingwahe. Tanging ang kanilang kauri lang ang makakaintindi sa kanila.
Napangiti si Adelo. Lingid sa kalaman ni Darius, kaya nitong pasukin ang isipan ng isang nilalang at malaman ang nakaraan sa pamamagitan ng alaala nito. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan, kaibigan. Maupo ka sa tabi at magpahinga. Wika ng binata. Maya-maya pa ay huminto sa pagpiglas ang nilalang, nanatili itong nakatitig kay Adelo. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Mukhang napatay mo yata yung nilalang, Adelo. Hindi na kumikilos eh. Paano na natin malalaman yung mga ginagawa nila? Pinakawalan ni Adelo ang nilalang mula sa ginawang tubig na kulungan. Wala kang dapat ipag-alala. Nalaman ko na ang mga dapat malaman. Hindi sila kagaya ng mga kama-kama. Kinuha nila ang mga tao at ibang inkanto bilang pang-alay sa kanilang sinasabing Diyos-Diyosan. Alam ko na ang kanilang kinaroroonan at kailangan nating magbadali dahil ngayong gabi ang seremonya ng kanilang pag-aalay. Matapos magsalita ay kagad nang lumakad ang binata. Pinigilan naman ito ni Darius. Kakailanganin natin ang malaking hukbo para salakayin sila. Kung isang bungang ka ng kalaban natin, wala tayong magagawa kung dalawa lang tayong lulusob. Wika ni Darius. Ngunit tinutulan ito ni Adelo. Ang plano ko ay hindi makakuha ng sobrang atensyon. Kapag nagdala ka ng isang buong hukbo, may posibilidad na mamataan nila ito at makapaghanda. Mas mainam kung kakaunti lang ang bilang dahil kaya ko silang ubusin mula sa loob ng kanilang baryo. Tugon ni Adelo. Bagaman nag-aalinlangan, wala na ring nagawa ang dalakit nun kung hindi sundin ang sinabi ni Adelo. Malayo yung kinaroroonan nila eh. Paano tayo makakarating dun? Siguradong hindi tayo aabot sa seremonya. Wika ni Darius. At dito muling ipinakita ni Adelo ang pambihirang kakayahan. Inilabas nito ang balahibong nahulog mula sa inakay ng Minokawa. Itinaas sa ere, sabay bulong sa hangin. Kaibigan, ngayon ko kakailanganin ang tulong mo. Sana naaalala mo pa ko. Nanatili sa ganitong posisyon si Adelo. Hanggang sa biglang bumulusok pa ibaba ang isang malaking itim na ibon. Nalagliliyab ang pakpak at buntot. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Dahil hindi nito akalaing may kakayahan si Adelo na tawagin ang Minokawa. Yan ang Minokawa, hindi ba? Paano mong napaamo yung nilalang na yan? Tanong ni Darius habang papalapit sa higanting ibon. Mahabang kwento, kaibigan. Pero sa ngayon, sumakay na tayo sa kanyang likuran. Mas mabilis ang paglalakbay sa impapawid. Dali-daling umakyat ang dalawa. At nang makapwesto na ay inutusan ni Adelo ang Minokawa na lumipad papunta sa kinaroroonan ng kalaban. Ilang oras lang ang nakalipas. Narating nila ang lugar. Mula sa impapawid ay natanaw ng dalawa ang mga nilalang na naghahanda. Napatingin si Adelo sa kanluran at nakitang papalubog na ang araw. Inutusan nito ang Minokawa na bumaba malapit sa baryo. At pagkababa ng higanting ibon, mabilis itong lumipad at nagpaikot-ikot sa himpapawid. Dahilan para matuon ang atensyon ng mga kalaban sa lumilipad na higanting ibon. Kinuha ni Adelo ang pagkakataon upang pasukin ang baryo. Sinabihan din ito si Darius na manatili sa isang mataas na lugar upang magbantay. Marahang naglakad si Adelo papasok sa baryo. At wala man lang ni isa sa mga kalaban ang nakapansin sa kanya. Tinahak nito ang daan papunta sa mga nakahilerang kulungan. At marahang kinalas ang mga kadenang nakatali dito.
Sa kasamaang palad ay napansin ng isa sa mga kalaban ang ginawa ng binata. Kagad na binalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-ihip ng tambuli. Naloko na! Namataan nila ako! Bilisan nyo! Umalis na kayo habang malayo pa sila! Tahakin nyo ang daan papunta sa kanluran! Doon nag-aantay ang aking kasama! Wika ni Adelo sa mga bihag. Muli nitong itinaas ang kamay bilang hudyat kay Darius na simulan ang pagsalakay. Ilang minuto pa ay umulan ng palaso mula sa dalakit nun. Gamit ang kakayahan na mag-utos sa tubig, sinalubong ng binata ang papasugod na mga kalaban. Sa tansya ni Adelo, nasa mahigit 100 ang bilang ng mga ito at napakalalaki pa. Tumingala ang binata at sumipol. Bigla namang bumulusok pa ibaba ang minukawa at gamit ang nagbabagang buntot, sinunog nito ang mga kubo sa paligid. Dito na pagtanto ni Adelo na takot ang mga nilalang sa apoy. Nagkagulo ang mga ito na parang langgam na pinalibutan ng apoy. Isa-isang pinabagsak ng binata ang mga kalaban habang hinahanap sa paligid ang kinaroroonan ng kaibigang si Federico. Sa kasamaang palad, hindi namataan ni Adelo ang kaibigan. Kaya patuloy nitong pinagpapapatay ang mga kalaban hanggang sa iisa na lang ang natira. Isang maliit na nilalang na nakatalukbong ng itim na belo ang nakita ng binata na nakatayo malapit sa altar. Nilapitan niya ito upang kumprontahin. O ikaw! Nasaan ang kaibigan ko? Magsalita ka! Wika ni Adelo. Laking gulat niya nang alisin ng nilalang ang kanyang belo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang si Federico ang lalaking iyon. Federico, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang suot mo? Sunod-sunod na tanong ni Adelo. Nakahalatang naguguluhan sa mga kaganapan. Alam mo, Adelo, may isang bagay akong natuklasan nang duutin ako ng mga engkanto. Alam mo kung ano yon? Ang katotohanang, may hinang nilalang ang mga tao. Tugon ni Federico. Napatras si Adelo nang makita nitong nagbago ng anyo ang kaibigan. Nag-iba ang kulay ng balat. Naging itim at may pulang batik sa katawan. Tinubuan din ito ng isang pares ng kamay. Maging ang itsura ng kaibigan. Halos katulad na din ng mga nakalaban niyang nilalang. Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Biglang tumawa ng malakas ang nilalang. Ako ang kaibigan mo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, may hina ang mga tao. Kaya pinili kong maging isang engkanto. Ikaw, sumama ka na sa akin. Pag-arian natin ang dalawang mundo. Dito na pagtanto ng binata na hindi si Federico ang kanyang kaharap. Hindi mangyayari yun. Kung sino ka mang demonyo ka, lubayan mo ang kaibigan ko. Wika ni Adelo. Demonyo. Ganun ba ang tingin mo sa isang taong nagising sa katotohanan? Hindi kaya nagiging mapanghusga ka? Namulat lang ang aking mata sa katotohanan. Ngayon, nasa iyo ang pagpapasya, Adelo. Kung magiging kakampi mo ko o magiging kaaway. Muling wika ni Federico. Alam mo ang isasagot ko, Federico. Sinabi ko na ito sa iyo noon pa man na kung sakaling papanig ka sa kasamaan, isa ko sa mga makakalaban mo. Hindi makapaniwala si Adelo na nagkatotoo ang sinabi niya nung bata pa sila. Kung hindi niyo naitatanong, mula sa iisang maestro ang magkaibigan. Sabay silang lumaki.
sa larangan ng espiritwal, sa ilalim ng pagtuturo ng tatay ni Adelo. Madalas magkasama ang dalawa, kaya magkapatid ang turing nila sa isa't isa. Nagkahiwalay lang sila nang magpa siya si Federico na hanapin ang sariling landas. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Pero wag mo sana itong pagsisihan. Dahil handa akong banggain ang sino mang humarang sa landas ko. Muling wika ni Federico. Naglakad siya palayo. Hindi na ito pinigilan pa ni Adelo dahil magulo ang kanyang isipan. Adelo, yun yung pinuno ng mga kalaban eh. Bakit mo siya pinatakas? Tanong ni Darius. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Darius. Pero ang pinuno ng kalaban natin ay ang kaibigan kong dinukot sa mundo namin. Masyadong magulo ang isipan ko para magpasya. Pasensya na kung inakala mong binigo kita. Tugon ni Adelo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Nauunawaan ko naman yung kalagayan mo eh. Marahil tama ka. Kailangan muna nating pag-isipan ang susunod na akbang. Muling wika ni Darius. Matapos ng kaganapang iyon ay umalis ang dalawa kasama ang mga nailigtas. Laking pasasalamat ni Adelo dahil walang tao ang nadamay sa kaguluhan maliban sa kanyang kaibigan. Ang mabuti pa, doon ka na lang muna manatili sa aming syudad. Iyanap kita ng maaari mong tuluyan pansamantala habang nag-iisip ng susunod na akbang. Wika ni Darius. Tinanggihan ito ni Adelo. Pasensya na, kaibigan. Ngunit mas nanaisin kong manatili sa kubo ni Tatang Bundyo. Maraming salamat sa pag-aalok ng matutuluyan. Pero mas komportable ako doon sa lugar. Tugo ni Adelo. Ginugol ng binata ang kanyang oras sa pag-iisip. Kung ano ang maaaring maging dahilan kung bakit tumalikod ang kanyang kaibigan sa kanilang adhikain. Mabuting tao si Federico. Hindi man lang naisip ni Adelo na bibitawan ito ang lahat ng aral na natutunan. Sa tuwing may isip ni Adelo ang sinabi ni Federico, hindi niya maiwasang mawala sa konsentrasyon. Nakakaramdam ito ng matinding galit sa kaibigan. Ngunit hindi rin niya lubos na maisip kung paano niya ito lalabanan. Itinoon ni Adelo ang pansin sa pagsasanay. At dahil sa sobrang pagod kong minsan, nakakatulog na lang itong nakasandal sa puno. Hindi sinasadyang nadaanan ng pangkat ng mga dalunganon ang binata. At dahil kilala nila si Adelo, ginising nila ito. Adelo! Hoy, gumising ka! Anong nangyari? Bakit dito ka natutulog? Wika ng isa sa mga dalunganon. Pupungas-pungas na nag-angat ng tingin ng binata at nakita ang mga ngaso. Ikaw pala, Ramos! Wala naman. Napagod lang siguro ko dahil sa pagsasanay. Salamat at ginising mo ko. Baka maabutan na naman ako ng ulan. Tugo ni Adelo habang tumatayo. Pasensya na, kaibigan, ha? Pero hindi ko maiwasang mabasa yung laman ng isipan mo eh. Nababalisa ka dahil sa isang pangyayari. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano yon? May malapit na tindahan ng masarap na alak dito. Halika, samahan mo kaming uminom. Wika ni Ramos. Naisip ng binatang wala namang mawawala kung sasama siya. Kaya kaagad siyang pumayag sa alok nito. Nakipag-inuman ang binata sa mga dalunganon. At dito inilahad ni Adelo ang lahat ng kaganapan. Alam mo, hindi nga maganda yung ganyang kaganapan. Lalo pa,
Matalik mong kaibigan yung kalaban. Wika ni Ramos. Hindi ko siya itinuturing na kalaban dahil naniniwala ko na merong pag-asa na babalik siya sa panig ng liwanag. Tugon ni Adelo. Pero isa lang ang babala ko sa iyo, kaibigan. Ang taong tumanggap ng biyaya ng dilim, mahirap nang bumalik sa liwanag. Pero hanga ako sa determinasyon mo, ha? Huwag kang mag-alala. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, handa kaming mga mangasong dalunga nun. Muling wika ni Ramos. Matapos ng inuman ay muling bumalik si Adelo sa maliit na kubo na kanyang tinutuluyan. Nakahiga ang binata sa sahig ng mga sandaling iyon. Nang bigla siyang makakita ng maliit na liwanag na pumapasok sa pintuan. Napatayo si Adelo dahil unti-unting dumadami ang mga ito. Hanggang tila libo-libong alitaptap ang nakapalibot sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagkamangha, narinig niya ang boses ni Tatang Bundyo. Apa, tignan mo nga naman kung sino ang nagbabalik. Kumusta bata? Tanong ng matanda. Alam ni Adelo na espiritu na lang ang kanyang kausap ng mga sandaling iyon. Ngunit dahil nangungulila din si Adelo sa presensya ng matanda, humagulgul ito ng iyak at lumapit kay Tatang Bundyo. Tatang, bakit po hindi kayo nagsabi na yun ang huli nating pagkikita? Hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos. Wika ni Adelo. Kahit hindi ka magsalita, alam ko kung gaano kadali sayang iyong kalooban. Nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay na nasa iyong paligid, maliit man o malaki. Tugon ni Tatang Bundyo. Sandali lamang po, Tatang. Bakit po pala kayo bumalik? Tanong ni Adelo. May nakalimutan kasi kong ibigay sa'yo. Mabuti na lang at hindi pa tuluyang nawasak ang aking tahanan. Halika sa loob at may kukunin tayo. Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Adelo. Nang makitang buo na uli ang bahay ni Tatang Bundyo, kinusot pa nito ang kanyang mata para masiguradong hindi siya nananaginip. Tinuro ng matanda ang kanyang kwarto. Naglabas ng kung anong mahabang bagay na nakabalot sa pulang tela. Eto, Adelo. Tanggapin mo ang kahuli-huli ang sandatang ginawa ko. Magagamit mo ito sa mga susunod mong laban. Huwag na huwag mo itong tatanggihan. Dahil nakapaloob sa sandatang yan ang aking kamalayan at kaalaman bilang panday. Ito ang aking legasiyang iiwan sa'yo. At naway sa pamamagitan ng katanang yan, may palaganap mo ang pagkakapantay-pantay. Matapos magsalita ng matanda, binuksan ni Adelo ang pulang tela. Nakita niya ang napakagandang sisidlan at hawakan ng isang sandata. Ngunit ang nakakapagtaka, wala itong talim. Nasaan po ang talim ng katana, Tatang? Bakit sisidlan at hawakan lang ang meron dito? Tanong ni Adelo. Ikaw ang lilikha ng talim ng iyong sandata. Depende sa nilalaman ng puso mo ang magiging kulay at anyo nito. Ala sige, hawakan mo ang sandata. Tugon ng matanda. Hinawakan ito ni Adelo. Laking gulat niya nang biglang nabalot ng tubig ang kanyang kamay. Papunta sa hawakan. Lumitaw mula sa butas nito ang isang napakagandang talim. Sandali lamang! Yelo! Bakit naman po yelo ang talim ng sandatang ito, Tatang? Tanong ni Adelo. Yelo!
hindi yelo ang bagay na yan. Kung hindi adamansyo, isang uri ng elementong bato na mas matibay pa kaysa sa diamante at pangkaraniwang bakal. Walang makakasira nito, kahit ang apoy pa ng bulkan o ang kagat ng kidlat. Ito ang sinasaloob mo, Adelo. Ibinibigay lamang ng sandata ang nararapat sa'yo. Tugon ni Tatang Bundyo, habang pinagmamasdan ang ganda ng espada. Hindi na malaya ni Adelo na unti-unti na palang naglalaho si Tatang Bundyo. Gamitin mo ang sandata sa mabuting gawi. Hanggang sa susunod nating pagkikita, binatang manggagamot. Mag-iingat ka at pagpalainawa ng may likha sa iyong adikain. Muling wika nito. Nang lingunin ni Adelo, wala na si Tatang Bundyo. Maging ang tahanan ay nagbalik na sa dating ayos. Pangako, Tatang, papangalagaan ko ang huli mong obra. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Muli, para sa mga interesado sa ating merchandise, magandang cargo shorts, cargo pants, iba't ibang klase ng t-shirts at magandang quality ng accessories na may kasamang pampaswerte sa kalusugan pati na din sa hanap buhay, nariyan ang link ng Shopee sa comment section. Salamat.